Ayan, shout out sa inyo sa mga nanonood ngayon. Hey, no, kayo! Yeah. Kayo! 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 Ikaw, hindi nasa kanan, nasa kanan. Hello, Quarantinian! So, for today's episode, meron tayong guest. So, lahat naman kayo, alam namin nanonood kayo ng Dayo series. So, ngayon, ang guest natin, siya yung conditioning coach ng Mavs Dayo series. So, let's welcome Mr. Jello Termirez! Hey! Ayan, shout out sa inyo sa mga nanonood ngayon. Hey, no, kayo! Yeah. Kayo! 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 Ikaw! Hindi, nasa kanan, nasa kanan. Yan! Kayo! Ang sumusuporta sa amin, maraming salamat sa suporta nyo. So guys, please follow and subscribe to their YouTube channel. So ano nga pala ito, coach? PhDs, vlogs, yan. Salamat sa mga sumusuporta sa amin. At sana patuloy kayo sumuporta hanggang dulo. So, bigyan mo naman kami ng brief history. Kumbaga, ano ba yung ginagawa ni Coach Jello before siya pumasok ng Mavs? Or kung parang before mo kayo magkakilala ni Mavs? Nakalala ko si Coach Mavs siguro nung siyempre, laro sa basketball, sa toy. Dumadayo sila. One time nakanood ako ng laro niya, sobrang galing. Sobrang galing talaga. Hanggang sa nakalaban namin siya. Tapos, dumating yung time na nagkaroon ako ng girlfriend malapit sa kanila. Yeah, talaga mga girlfriend na yan. Pakamak talaga yun. Pakamak talaga yun dahil dyan. Nako! Hindi, yan. Nagkaroon ako ng girlfriend sa kanila. Noong time nung hapon pa uwi na ako, nakita ko sila Coach Mavs. Nakapambilis ng basketball, naglalaro sila. So nakita nila ako, kasi nakalaro nila ako, na, oh, Jello! Uy, musta? Mabuna tawag mo na sa kanya. Tapos sabi ko, nagkayo kami, baka gusto mo sumama. Sabi ko, wala na akong gagawin. Sabi, siya yung nagaya. Siya nagaya. Sabi ko, sige, wala problema. Dumalo kami. Tapos yun na, dire-diretso na yun, dayo kami. Tapos isa sa kami nakakarating hanggang sa sinama ko si Bebe, ang kapatid ko. Yan, simula nun, pagkadayo namin, doon nabuo yung parang grupo namin. Hanggang sa, sila Nomer, si Jay, hanggang sa nakumpleto kami ng lima. Kasi nung dumadayo kasi sila, parang tatlo lang sila. Okay. Tatlo lang sila, si Nomer, saka si Jay, tas siya. Tas parang kulang yung player, hindi kumpleto. Simula nung sumama na ako sa kanila, sinama ko na sa Bebe. Nakumpleto na yung lima namin, so dumayo na ako nun. Patuloy, nga dumadayo. So ibig sabihin yung dayo, wala pang Mavs phenomenal, dumadayo na talaga kayo? Wala pa. Okay. Anong tawag yun sa grupo ninyo dati? Usually may gano'n, di ba? Anong tawag sa inyo? The chipmunks. Wala tawag naman. Parang, J, saan ka? Pagpahapon na, alauna, alas dos. Saan ka? Dito ako kailangan mo. Sa ex ko ngayon. Basta yun, araw-araw na yun, dumadayo kami kapag walang ginagawa, lalo pagkapon. Nadayo kami talagang, yun lang gawa namin buong taon. Hanggang sa, talagang nagkalapit-lapit kami sa mga kalokohan. Siyempre, hindi ko nasabihin mo anong kalokohan. So parang ano, so kasama ko ito sa mga talaga unang nakilala ni, ano, ni Mark. Or talagang friends na talaga kayo before pa magkaroon ng Mavs, gano'n? Oo, friends. Talaga, 2011, kakalala ko yung coach. Tatanda rin, 10 years na. Nung nabuo na itong ano, yung camp, so parang, di ba, isa ka din sa tuturo eh, di ba? Doon namin kayo unang nakilala nung sa ano eh. Sa Lukban. Sa Lukban. Resort. Sa Lukban. Batis Alamina yun. So doon namin kayo unang nakilala. Tapos yun, so di ba tuloy-tuloy na parang tuloy-tuloy na nag-coach, di ba yung coach ka? Bale, actually, nung time na dapat, di mo talaga ako dapat mag-coach. Time na siyempre, kasama ko siya sa mga laro. Tapos, minsan kapag gusto namin dumayo, hindi siya pwede. So sabi niya, Jay, may turo ko. Tapos minsan, in-offer niya sa akin na, Jay, dahil lagi naman tayo magkasama, bakit ayaw mo mag-ganong? Training kita, titraining kita sa coach, sabi niya ganun. Parang may ano, magkakasama tayo. Bukod dun sa dumadayo tayo, siyempre iba pa rin yung magtuturo tayo sabay-sabay, sama-sama. Kaya sabi ko, pinag-isipan ko, siguro mga ilan linggo muna yun. Pinag-isipan ko talaga kasi kung sasama ko sa kanya.
Tapos sabi ko, kasi ang ano namin, galing lang talaga eh. Kasi wala naman, hindi naman pumasok sa isip ko mag-coach eh. So parang ako talaga. Hobby lang talaga. Oo, oh, laro lang tayo, mag-laro lang. Hanggang sa yun, in-open niya sa akin, tapos nakikita ko na parang nag-enjoy siya sa ginagawa niya. Dumadami tapos pagtutuloy siya, parang ang saya yung ginagawa niya. Parang, di ba? Sabi ko, sige nga, try ko. Pinasok ko na ngayon yun. Tinatraining niya ako. Tinatraining niya muna ako ilang buwan yun. Training kami dalawa. Inuwal pa ako niya ni Bebe. Bebe, inuwal ako ni Bebe. Bebe pala eh. Hindi, inuwal ako ni Bebe. Kasi nung time na nag-isa ako ng coach, Bob, di practice ako ng two balls. Mabs ha, mabs ka ha. Mali-best ka lang ngayon. Parang siyempre, mag-asa. Sabi ko, tignan mo yung resulta pag nakalaro mo ko. Yun, simula nung nakakita niya yung resulta ng training ko, naingit siya. Tapos sabi niya, si Bebe. Wait lang guys, so ito pala kuya to ni Bebe. Yes, so kung ano yung mga ginagawa ni Bebe, tinuro nito. Pero yung before Bebe, gano'n? Before Bebe. So parang kami naman dikit, gano'n din. Before T-Rex. Okay, party. Nakita ni Bebe yung improvement ko. Hindi siya nagtara sa akin na, gusto mo naman ako dyan. Nakasar mo ko, tapos ngayon gusto mo sumama sa amin. Pero siyempre, kapatay, sabi ko, sige, sama nga, training tayo. Simula nun, ngayon na, doon na nagbuo yung, doon na lumakay yung parang camp. Kasi marami ng tuturo. Marami ng tuturo. Parang anong year ba nag-start itong camp? Parang paano ba nabuo yung camp? Parang pinag-usapan nyo ba parang in between kayo mga friends? Kasi syempre, di ba kayo yung magkakasama talaga sa training? Parang pinag-planuhan nyo ba? O parang biglang one day, ay, sige mag-camp tayo. Tapos parang inaya na lang kayo nila. Hindi. Nangyari nung time kasi bago ko siya makilala, nagtuturo na siya. Okay. Nagtuturo na siya, pero siguro mga isa o dalawa lang estudyante niya. Tapos, alam ko nagtuturo na siya. Tapos siguro noong 2014, yun na, doon nagsimula yung tinuruan niya na ako hanggang sa marami na nag-enroll sa kanya. Tapos talagang walang mag-focus kasi hindi na kaya turuan lahat eh. Okay. Ang daming bata. So ang ginawa niya, okay na ba na magturo ka? Kasi tinuruan na makita ko ba lang. May idea ka doon sa program. Sabi ko, sige coach, walang problema. Ay, coach na tawag ko sa kanya. Sige coach, walang problema. Siyempre, extra income bukod sa ano, diba? Gusto mo yung ginagawa mo. Yung simula na nagturo ko, yun. Doon nag-start yung dire-diretso. Ayun, nice. Okay. Ngayon ko lang dinalaman yan. So, dun sa mga quarantinians and dun sa mga taga, yung mga sumusubaybay sa MAPS. So, dito, sa ginagawa natin, makikita nyo yung backstory before talaga yung dahil na lang talaga yung abutan nila. Hindi nila nakita yung masyado siguro yung camp. Hindi pa masyadong ano lang. Ayan. So, isa si Coach Jero dun sa mga coach sa camp. And then ngayon, jump na tayo sa ano, sa nangyayari ngayon na siya nga yung conditioning coach ng players ng dive series. So, coach, ito, parang, kasi di ba sa lahat naman ng coach, kahit sa mga professional or amateur, meron bang pressure sa'yo? O baga parang, kailangan pag sinalang to or pag pinipto ni Coach Mav, dapat condition to, ready to. Meron bang pressure na ganun sa'yo? Meron, sobra. Lalo si Coach Mav, syempre, Coach Mav yan, parang, iba yung expectation ng mga tao eh. O baga, kung ano yung papakita ng mga player, yun ang tingin ng mga tao na nanonood kay Coach Mav eh. Kumbaga ako, nasa likod na ako ng Coach Mav, pero hindi alam ng mga tao na ako yung training. Actually, hindi natitraining coach, siyempre sobrang busy. Kumbaga, kung ano yung papakita ng mga player sa laro, magre-reflect sa buong team. Kaya ang ginagawa ko talaga, kapag lalo sa ensayo, talagang all out talaga sila, sobrang dito sa ensayo, tapos sa kung malilito, ano man, sobrang talaga pinapagalitan ko sa disiplina. Pero siyempre, kailangan nilang matutunan yung bagay na yun para doon sa pangarap namin, doon sa goal namin. Kumbaga, sabi nga ni Coach Mav na, Jello, nasa iyo lahat ng nakasalari sa iyo lahat kung ano yung magiging laro ng mga players natin. So kung pangit yung papakita, siyempre, sa akin iba ba ito? Kumbaga, siyempre, nag-iinsayo kayo. Anong resulta ng iniinsayo nyo? Siyempre, yun yung kailangan makita eh. So ginawa ko talaga, pinupush ko yung mga player hanggang sa, ayan, hanggang ngayon, sa nakikita nyo ngayon. Kung siguro hindi pa naman ganoon na 100% yung talagang total nila yung ensayo, kumbaga mas maganda naman yung pinapakita nila ngayon. Kaya natutuwa ako. Kumbaga makikita mo naman yung results. Kung, kasi parang napansin ko guys, from dun sa ibang interviews na hindi pa namin nailalabas, parang naitatanim kasi ni Ma'am, yung meron siya naitatanim sa bawat na interview natin na parang yung discipline sa yung attitude. Which is parang ngayon,
ikaw yung parang inatasan niya na gumawa nun. Mm-hmm. Yun yung ini-instill. Kumbaga yun din naman yung tinatanim mo dun sa mga players. Mm-hmm. So, ang galing na parang... Parang the man behind the players, kung paano yung galon ng players, si Jello pala ang nag-ano doon. Which is napiligay, parang finit na rin ni Bob sa kanya. Mm-hmm. Ang galing naman yung galon. Oh, mahirap! Oo, naka-pressure doon. Mahirap! Kasi tulad niyan guys, kung malaman nyo sila, tama ba 4 a.m. pa rin ba? Ito sa bago. Kasi dati 4 a.m. mga... Dati yun, tama. Pero ngayon, adjust kami na sa oras. 4:30. Hindi ba, affected. So talaga, minsan yun din eh, yung... Doon pa lang sa yung gising mo ng maaga. Pero pag nasanay na ata... Wala na sa kanila. Normal lang sa kanila, talaga yung body cam talaga, usaw na sila. Kaya lang alarm pa lang. Alam mo lang, hindi mo nagigisingin na. Ikaw lang nagigisingin eh. Ikaw lang nagigisingin eh. Ikaw lang nagigisingin eh. Ikaw lang nagigisingin eh. Sabi ko, umaga pa! Pagsara na! During yung coaching time naman, ano sa tingin mo yung parang yung struggles na nararanasan ng mga bagong players ngayon compared sa mga dati? Yung mga baguhan? Oo, yung mga baguhan. Siguro, ang laki talaga ng... Kumbaga yung mindset nila, yung isaya nila before doon sa school, naman naman yung... Saan sila galing? Mm-hmm. Halos alam yung diferensya. Sa buong sa sistema, ang layan yung diferensya sa ensayo yung ginagawa nila doon sa school, dito sa MABS. Talagang, hindi mo kayang ikumpara yung ensayo sa school, saka dito. Sobrang hirap dito. Kasi doon parang sa gigising nila madaling araw, diba parang hindi ganun kadali yun para, diba, sa ganun training para gigising ako ng 4:30 para mag-ensayo. E samantala yung mga professional basketball na gumigising ng gantong oras, 6, diba parang 7. Okay, iba yung ano? Alayo eh, alayo yung diferensya. Kumbaga doon pala sa oras, talagang kailangan nilang disiplina. Diba kung sabi nga nila, coach, ang hirap, parang pag ganito yung ensayo, hindi namin na-experience, so halos sumusuka sila. Pero kailangan yun, kumbaga, huwag kayo magmadali sa proseso. Diba? Yung result na, lalabas doon sa ensayo natin, yun yung mas maganda, yun yung pangahawakan natin, at yun yung pagmamalaki ng team natin. Diba? Parang sabi ko, yung talaga number one. Ano ang gusto mo sabihin? Siyempre kasi ngayon, parang ikaw na, parang ano na eh, kapag American title, ikaw yung nag-condition ng na coach for the Dayo players sa pinagkakalad ng mga tao ngayon. Parang kung titingnan mo, way back, parang kakausapin mo yung sarili mo nung dating-dating pa, anong gusto mo sabihin? Sa dating Jello. Siguro, hindi ko talaga in-expect na eto ko eh. Hindi ko talaga wala sa plano ko talaga mag-coach. Kasi ang gusto ko lang dati maglaro eh. Maturo lang ako hanggang sa dumating na yung time na ayun nga. Sabi ko nga, Coach Mab, pasalamat ako sa akin. Sobrang pasasalamat ko sa kanya kasi sabi ko, Coach, ito yung sinasabi mo sa akin na habang nagtatrabaho ka, nag-enjoy ka, kumbaga yung passion mo, buwan sa passion mo, ito yung ginagawa mong hanap buhay. Diba parang bihira lang magawa yun sa buhay ng tao. Mas parang bonus na lang yung papasok sa'yo ng pera kasi ina-enjoy mo lang yung ginagawa. Oo, yun. Ganyan yung inano sa akin, Coach Mab, na Coach Jay, ganyan, na iba talaga kapag yung passion mo. Tapos doon ako kumikita ng pera, parang iba yun. Kahit sabihin mo mataas yung position sa kumpanya, pero hindi ka naman masaya, hindi ka nag-enjoy. Wala. Useless. Sabi mo, hindi na masaya, sobrang saya ko. Nung yun sa akin, Coach Mab. Coach Mab, baka naman! Dapat lumabas ko sa page. Coach Mab! Coach Mab, baka naman! Ano bang message or parang ano bang magandang lesson yung pwede mong i-share sa kanila na parang pwede nilang magawa kahit nasa bahay lang sila, yung parang ganun, na parang pwede nilang maging, ay, pag narinig ko to kay Coach Jello, parang ano to, ito yung magiging motivation ko, parang ganyan. Ang ano ko lang sa mga players na talagang gusto marating yung pangarap nila, training lang, talagang napakahirap sa simula, hindi ganun madali, pero importante din talaga yung goal. Kailangan may goal ka everyday. Hindi ka pwede yung goal mo, ito lang, tapos susunod na araw magbabago, hindi pwede. Kailangan consistent hanggang dulo. Kung ano yung talagang gusto mong mangyari sa kinabukasan mo, tuloy mo lang, tapos kung meron man nagda-down sa'yo o mga nasa paligid mo, gawin mong inspirasyon yun. Kumbaga, huwag ka mong panginahan ng loob. Kumbaga, kailangan doon pa rin mag-focus ka lang sa goal mo. At kailangan sipag, disiplina sa sarili, syempre, saka iwala tayo kay Lloyd. Lagi kayo. So, dito tayo sa last part na. Okay, so guys, dito tayo sa last part nung interview natin. So again, ito yung fast talk. So, let's go! Okay, Jello, hot or cold? Hot. Mabilis, mababad? Mabilis. Nike, Adidas? Nike. Top or bottom? Top.
no, for sure. Pinakasaya ko lang ngayon. No, for sure. No. Mahingay, tahimik. Depende. Madulas mag-spa. Madulas. Basketball player, madulas. Mabait, maganda. Mabait. Sexy, mataba. Mataba. Siyempre, mataba yung ulo ko eh. Depende mag-sexy, ikaw tayo yun. Sex or chocolate? Chocolate. Pero itura eh. Lights on, lights on. Oh. Mabuti maren. Morena. Morena. Yan. Yes. That's it. Thank you very much, Coach. So, maraming salamat. Thank you so much, Coach. Maraming salamat sa inyo. Maraming salamat at patuloy niyong suportahan ang channel nila. Ayan. Lalabas ko rin niya sa channel ko. Ayan. Yay! Okay, so check niyo yung YouTube nila. So, PH Beast Vlogs. Yes. Lalabas dito yan, guys. And also, nakalagay yan sa description natin. Ayan. So, thank you ulit, Quarantinians. And see you po sa susunod nating Getting to Know Your Idol. Bye. Peace out!